channel. Today, i-share ko sa inyo kung paano naging successful si John Gokong Wei Jr. Si John Gokong Wei Jr. is the third wealthiest man in the country with net worth of 5.3 billion as of 2019. And yung mga company na talaga namang pinalago niya is yung JG Summit and Universal Robina, or kung tawagin natin is URC, and Robinson Land, Robinson Retails Holdings. Yan yung apat na company na pag-aari ni John Gokong Wei Jr. Anong age ba nag-start si John Gokong Wei Jr. para maging isang entrepreneur? At the age of 13, namatay yung father niya. And syempre, nung time na yon, may pagkakalubog sila sa utang. Ang ginawa niya is nagtinda siya ng peanut, ng sabon, ng kandina. Yan yung mga itinanda niya sa Cebu. Hanggang sa lumaki ng lumaki at nagkaroon siya ng sarili niyang market. Iyan yung way kung paano nag-start si John Gokong Wei Jr. And at the age of 93 years old, yun yung time na bigla siyang kinuha ni Lord last November 9, 2019. And during that time sa Manila Doctor's Hospital, dun siya binawian ng buhay. Nasa tabi niya yung family niya, yung asawa niya, yung pamangkin niya, mga anak niya, mga apo niya. Yan, nasa paligid niya yung mga mahal niya sa buhay. At ano ba yung iniwan ni John Gokong Wei Jr. sa atin? Ito yung sikreto ni John Gokong Wei kung paano siya naging successful sa buhay. First is work hard. According to John Gokong Wei, work hard. If you don't work, you don't eat. Na naniniwala kasi siya na ang pagkakaroon ng pera ay kailangan mong pagtrabahuhan. Hindi ito ibinibigay lamang sa'yo o kung sino man ang nagbibigay sa'yo. Kailangan mo itong pagsipagan, magkaroon ka ng sipag at tiyaga para makuha mo yung pera na gusto mong meron ka. Then, walang ibang magpupush para sa sarili mo para magkapera ka, kundi yung mismong sarili mo. Kaya, ang gusto niya is work hard talaga para makamit niya yung kanyang pangarap. Second one, family. Why family? Kasi gusto niya sa isang family kapag kumakain is kumpleto. Sabi nga ni Lance, ang father niya talagang napakasipag. And nagtatrabaho siya 6 times a week. Dating ng 7:30, talagang kailangan ay nasa bahay niya siya. Kasi sabay-sabay silang kumakain. Yung kasi yung time na nagkakaroon sila ng palitan o sharing para magkakaroon ng idea sa isa't isa. Kapag yung isa yung nag-share, syempre may makukuha kang idea doon. Then sa kanila pinagko-combine yung mga knowledge na meron sila. Then yung third is live simple and spend on experience. Gusto ni John is yung pamumuhay na simple, pananamit na simple, and syempre, hindi mo kailangan gumastos sa mga bagay na alam mo namang temporary namang. Ayan, kung tutusin, nakikita natin napakatipid talaga ni John Gokong Wei. Gusto niya is yung simpleng pamumuhay namang. Then, yung pang-apas is stay humble. Stay humble kasi kailangan mo laging mag-ask ng advice sa ibang tao. Hindi ka naman kasi pwedeng maging successful nang ikaw lang mismo sa sarili mo. Kakailanganin at kakailanganin din talaga natin ng advice galing sa ibang tao. At syempre, once na nag-ask ka ng advice, marami kang makukuhang idea. And yung panglima natin is yung
thank the people who believe you along the way and give back. Yan, balikan natin yung mga taong tumutulong sa atin nung time na sila ay kailangan natin. And kailangan syempre mangarap ka. Nangarap siya at ginawa niya yun sa sipag at tiyaga niya. Ganyan niya nakamit yung pagiging successful niya. To summary, yung ginawa niya, first is work hard. Then the second is family. And the third is live simple. And the fourth, stay humble and dream big. Thank the people who believe you along the way and give back. Yun yung mga ginawa niya si John Gokong Wei Jr. Okay, thank you for watching and God bless you. Please don't forget to subscribe, comment, and like.